Anim na hayop na kayang pumatay ng leon? Yo, kamusta? Saliksik TV here. Sinasabi nila na tanging mga leon lamang ang kayang pumatay ng kapwa nito mga leon. Siyempre, tiniguran silang King of the Jungle dahil sa napakaraming rason. Pero alam nyo ba na may mga hayop pala sa wild na kayang-kaya at madali lang matatalo ang itinuturing nating King of the Jungle? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ito ay ang listahan ng mga hayop na may laban at kayang magpatumba ng leon sa labanan. Hindi na natin patatagalin at saliksikin natin yan. Number 6. Giraffe. Kaya nga ba patayin ng isang giraffe ang isang lion? Ang sagot ay oo, kayang-kaya. Salamat sa kanilang malatoring mga paa at leeg, kaya tinuturing silang pinakamatangkad na mammals sa buong mundo. Ang kanilang mga hita pa lamang ay lubhang mas matangkad na kaysa sa pangkaraniwang mga tao. At ito rin ang dahilan kung bakit umaabot ang kanilang bilis ng 35 miles per hour. Ang kanilang sungay ay hindi lang disenyo sa kanilang katawan dahil nagagamit din nila ito bilang mabisang pansuwag sa kanilang kalaban. Ang lakas ng mga sungay na ito ay pwedeng maging dahilan para mawasak ang bawat buto sa katawan ng mga leon. At isa pa, alam nyo rin ba na ang bigat ng isang adult giraffe ay umaabot ng 1,800 pounds o 4 beses silang mas mabigat sa isang adult male lion? Kahit na hindi sila kasing bangis ng ating King of the Jungle, mag-iingat ka. Pagtagumpay nilang nagawa ang napakalakas nilang sipa. Sa isang sipa lang, siguradong hilo ang mga leon sa labanan. Para sa numero 5, Buffalo. Kung nanonood kayo ng mga documentaries tungkol sa mga lion, siguradong alam nyo na ang mga leon ay notorious at kilala bilang Buffalo Hunter. Pero alam nyo ba na hindi kayang pabagsakin ng isang leon ang isang buffalo? Lagi silang may katulong at isang pangkat sila kung umatake. Kinukonsidera nga na ang mga buffalo ay higit na mas mapanganib kaysa sa isang leon. May mga pagkakataon pang nabibigo maging ang isang buong pangkat ng leon laban sa isang buffalo lamang. Ang pag-atake ng isang leon lamang sa mga buffalo ay napaka-imposible talaga. Liban na lang kung batang buffalo ang kanilang target. Kaya ang mga leon ay dapat talagang mag-ingat sa mga hayop na ito. Dahil kilala silang nagiging agresibo kung maistorbo. Habang ang kanilang mga kasama naman ay hindi nagdadalong isip na tumulong kung nakikitang agrabyado ang kasamahan nilang buffalo. Matatalino rin silang mag-isip, pinupuntirian nila ang mga sugat ng kanilang kalaban para lalo itong lumaki at manghina sila. Kayang-kaya nilang paikutin sa ere ang isang leon sa isang suwagan lamang. Napakatitibay at titigas talaga ng mga buffalo dahil kilala rin sila na hinahabol at pinapatay ang mga hunter na kanilang nakakasalamuha. Ngayon, kung ang isang buffalo ay kayang pumatay ng taong may bitbit na barel, ano pa kaya ang kaya nilang magawa sa isang leon? Ika-apat, hyenas. Kung iisipin, hindi talaga kaya ng isang hyenas ang mapapagsak ang isang adult lion sa labanan. Alam din naman natin na higit na mas malaki ang katawan at mas matalas ang mga pangil ng leon kung ikukumpara sa isang hyenas. Pero saan nga ba lumalamang ang mga hyenas? Yon ay ang kanilang talino at abilidad bilang isang pangkat. Sa tuwing nakakasagupa sila ng mga kalaban, ang unang target nila ay itlog o pribadong parte ng katawan ng kanilang kalaban. Opo, seryoso at hindi ako nagbibiro. Kilala itong taktika ng mga hyenas, lalo na ang isang veterano na sa labanan. Ang kanilang pinupinterya ay pribadong parte ng katawan ng kanilang bibiktimahin. Dakilang scavengers din ang mga hyenas. Sila ang tagaubos ng mga tirang pagkain ng mga leon. Pero kung minsan, leon ang gusto nilang patumbahin at kainin. 20 hyenas ay kayang-kaya ng patumbahin ang isang leon. Tulad sa clip na ito, makikitang pinagtutulungan ng isang pangkat ng mga hyenas ang isang leon.
Pinapalibutan nila ito at sinusubukang itrap. Isang maling galaw lamang ng leon na ito, siguradong magiging hapunan na siya ng mga hayinas. Maswerte siya dahil may romesbak na isa pang leon. Kahit marami pang mga hayinas, totoo rin namang hindi nila kaya ang dalawang leon nang magkasabay. Sa wild, hindi lang bangis ang labanan, kundi utakan rin. Kaya kung utak ang pagbabasihan, hamak na mas aangat ang mga hayinas kaysa sa ating mga bida. Ikatlo sa listahan natin ay ang rhino. Sa wild, iba't ibang nakakasalamuha ng mga leon at lahat ng pwedeng maging biktima ay pinapatos nila. Isa sa mga kilala ring kalaban ng mga leon, lalo na sa teritoryo, ay ang mga rhino. Bihirang umatake ang isang leon laban sa isang rhino dahil alam nilang hindi nila kayang pabagsakin ang 5,000 pounds na hayop na ito, na may 10 beses na bigat sa kanila. Sa kabilang dako, may mga natatala namang pag-atake ng mga leon sa mga matatandang rhino at may mga lubhang kapansanan. O di kaya mga batang rhino pa lamang na walang masyadong karanasan sa pakikipaglaban. Ito ang pinaka-paborito nilang punteriya dahil alam nilang mas nakalalamang sila sa mga ganitong mga rhino. Pero alam nyo ba na ang isang adult male rhino ay kayang patupiin ang isang metal na sasakyan? Paano pa kaya ang mga laman at buto ng mga leon? Siguradong hindi nila gugusting malaman ang pakiramdam na iyon. Hindi lang sarili ng mga rhino ang kanilang pinoprotektahan, maging ang kanilang mga kasamahan. Kaya bihira lang talagang makakita ng mga leon na umaatake ng mga rhino. Maging mga elepante nga ay nahihirapan sa mga ito. Ang pinakamalaking alas ng mga rhino ay ang kanilang sungay na mabisang pansuwag sa labanan. Bukod sa kanilang matigas na balat at mabigat na katawan, para silang may dalang armor at espada. Kaya nilalayuan na rin sila ng kahit pa pinakamababagsik sa kagubatan. Dahil alam ng mga hayop na ito na ang isang suwag lamang ng kanilang malaking sungay ay maaaring maging dahilan para mawakasan ang kanilang buhay. Pangalawa, Hippopotamus. Kung tititigan, para lang silang mataba at maamong mga hayop, katulad ng pinoportray sa mga palabas tulad ng Madagascar. Pero alam nyo ba na kinikilala sa buong mundo ang mga Hippopotamus bilang pinakamabagsik at kinatatakutang land mammal sa Africa? Ito ay sa kadahilan ng 500 katao kada taon ang kanilang napapatay, pero hindi naman sila kilalang kalaban ng mga leon. Ngunit kilala ang hipo bilang territorial na hayop. Ayaw nilang may gumagambala sa kanilang teritoryo. Kahit leon pa yan ay hindi nila aatresan. Ang isang matinong leon ay alam nang hindi niya kayang makipagsabayan sa isang hipo sa labanan. Bakit? Dahil ang mga hipo ay kayang buksan ang kanilang malalaking bunganga ng hanggang 150 degrees o nababatak nila ito ng halos 5 feet. Samantala, ang bunganga naman ng isang leon ay hindi ganon kalakihan. Kaya lang nilang ngumanga ng hanggang 11 inches. Pero kahit pasabihin na kaya pang buksan ng mas malaki ng mga leon ng kanilang bunganga at magawang makasakmal sa isang hipo, wala itong magagawang masyadong damage sa mga hipo dahil sa kapal ng kanilang mga balat. Sa kabilang dako, kabaliktaran naman ito kung ang Hippopotamus naman ang makakagat ng isang leon. Dahil kung ikukumpara mo ang kagat ng isang leon laban sa kagat ng hipo, napakalaki talaga ng diferensya at para lang itong mani. Sa leon, umaabot lamang ng 650 PSI ang kanilang bite. Samantala, ang mga hipo naman ay may lakas na kagat ng 1,825 PSI bite. Kaya masasabi natin na isang kagat lang ng hipo na ito laban sa mga leon ay it's over, ika nga nila. Kung bilis naman ang usapan, alam nyo bang sa kabila ng kanilang malalaki at mabibigat na katawan ay kaya nilang tumakbo ng hanggang 30 miles per hour. Kaya hindi talaga magandang desisyon ang kalabanin ang mga hayop na ito. At ang una at huli sa listahan natin ay tiger. Sigurado akong inaabangan nyo ito at gustong malaman kung sino nga ba ang mananalo sa laban ng leon at tigre. Pag sinimulang lumaban ng mga tigre, lumalaban sila hanggang kamatayan.
Ito ang pagkakaiba nila sa mga leon na dinadaan lang sa sindak ang kanilang mga biktima hanggang sa umalis sila kung hindi nila kaya ang laban. Sa umpisa ay hindi muna sila nagseseryoso. Wrestling at trolling lang ang kanilang ginagawa. Pero sa sandaling magseryoso, ibubuhos nila ang lahat, mamatay man o hindi, dahil pride nila ang nakataya. Kaya, sino nga bang mananalo sa laban ng tigre at leon? Well, kailangan ay alam muna natin ang physical na katangian ng mga hayop na ito. Ang isang adult male tiger ay tumitimbang ng 800 pounds, samantala ang adult African lion naman ay umaabot lamang ang timbang ng 550 pounds. Doon pa lamang ay makikita na natin ang lamang sa laban ng ito. Take note, ang ibig sabihin lamang nito ay kung mas mabigat ang mga tigre, ibig sabihin, mas malaki o mataas ang kanilang muscle density. Sa madaling salita, meron silang mas maraming lakas na kayang ilabas. Kaya nga may mga nagsasabi na ang mga tigre daw ay 10 beses na mas malakas sa mga leon. Kanina napag-usapan natin na ang mga leon ay pangkat kung umatake ng mga buffalo para sa mas ligtas at madaling laban. Pero ibahin nyo ang mga tigre. Alam nyo ba na kaya ng tigre na magpabagsak ng isang malakas na adult buffalo nang siya lang mag-isa? Sa mga bihirang pagkakataon na naglalaban ang mga lion at tiger sa zoo, laging mga tigre ang nagwawagi. Ang pinakabagong inkwentro ng lion at tiger ay naganap noong 2011 sa Ankara Zoo, nang hindi sinasadyang napagsama ang tigre at leon sa isang cage. Agad na sumunggab ang tigre sa leon. Sinabi ng mga nakasaksi na ang matalas na kuko ng mga tigre ay bumuon sa leeg ng leon na nagresulta sa agarang pagkamatay nito habang naliligo sa sarili nitong dugo. At noong 1857 naman sa Bromwich Zoo, isang tigre naman ang nakapasok sa kulungan ng isang leon na nagresulta rin sa madugong sagupaan nila. Ilang minuto lang ay tagumpay na napunit ng tigre ang tiyan ng leon na agarang kinamatay nito. Kaya sigurado pa rin ba kayo na ang leon ay ang king of the jungle? Ikaw, may alam ka bang hayop na kayang-kayang tumapat sa hari ng kagubatan? Comment down below at sabihin kung bakit. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood.